to pray. So, tayo po muna ay lumagay sa diwa ng panalangin and tayo po ay dumulog sa Diyos. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umaga pong ito. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po ang siyang magtago sa amin sa inyo pong likuran. Nawa po, Panginoon, ay maitaas ka at madakila ka, Panginoon, sa umaga pong ito. Dakilang Diyos, hindi po namin kayang gawin ang mga bagay na pinagagawa mo nang wala po kayo sa amin. Kaya naman, Lord, salamat po. Samahan mo po kami. Ikaw po nawa magbukas ng aming puso, ng aming isipan. Maitalaga ka ngayong araw na ito. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. So kung maalala po natin, ang tawag po natin kay Solomon ay half heart. Tama? So si David po ay whole heart, si Saul ay no heart, and si Solomon po ay half heart. Ngayong araw pong ito, matututunan po natin bakit po si Solomon ay tinatawag na half heart. So titignan po natin ano yung nangyari habang siya po ay nagahari. So yung unang-unang makikita po natin, isena po, nakalagay na po dyan sa ating harapan, is number one, nangyari po, o number one na ginawa ni Solomon nung siya po ay naitalagang hari, ay ano daw po? He obeyed David's instructions. So ano po ba yung instruction ni David? Alam po natin na si David ay yung previous king. No, bago po mamatay si David, na ipasa po muna niya yung pagiging king kay Solomon. Now, tingnan po natin yung verse. Sabi po dito, when David's time to die drew near, he commanded Solomon, his son, saying, I am about to go the way of all the earth. Be strong and show yourself a man. And keep the charge of the Lord your God, walking in His ways and keeping His statutes. So sinasabihan lang po si Solomon, yung unang instruction po ni David ay maging matapat sa Panginoon. And then ano pong sabi niya? His rules and his testimonies as it is written in the law of Moses, that you may prosper in all that you do and wherever you turn, that the Lord may establish His word that He spoke concerning me, saying, if your sons pay close attention to their way, to walk before me in faithfulness with all their heart and with all their soul, you shall not lack a man on the throne of Israel. So, ang una pong instruction ni David, anak, magpakatatag ka at sundin mo ang lahat ng pinapagawa ng Diyos. No, sa atin din pong mga Kristiyano, ito din po ang iniutos sa atin ng Panginoong Hesukristo. Tama po? Sabi po doon, dinagdagan ang alam po ng Panginoon, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them what I have commanded you. Ibig sabihin, tayo po mismo, sa ibang tao, sa ibang mga Kristiyano, we will teach them how to obey the commandment of God. Ang bottom line po is to obey what the Lord is commanding us. Nung time po nila, it's a bit different from us. Sa kanila po, naririnig po nila directly si God. But sa atin po, meron pong Holy Spirit na siya pong nangungusap sa atin at siyang nagsasabi ng gusto ng Panginoon. Sabi dito, moreover, you also know what Joab, the son of Zeruiah, did to me, how he dealt with the two commanders of the armies of Israel, Abner, the son of Ner, and Amasa, the son of Jether, whom he killed, avenging in time of peace for blood that had been shed in war, and putting the blood of war on the belt around his waist and on the sandals on his feet. Act therefore according to your wisdom, but do not let his gray head go down to Sheol in peace. But deal loyally with the sons of Barzillai, the Gileadite, and let them be among those who eat at your table, for with such loyalty they met me when I fled from Absalom, your brother. And there is also with you Shimei, the son of Gera.
the Benjaminite from Bahurim, who cursed me with a grievous curse on the day when I went to Mahanim. But when he came down to meet me at the Jordan, I swore to him by the Lord, saying, I will not put you to death with a sword. Now therefore do not hold him guiltless, for you are a wise man. You know what you ought to do to him, and you shall bring his gray head down with blood to Sheol. Now, naalala niyo po yung sinabi ko last week, na yung pong foundation ng kingdom ni Solomon will be bloody. Kasi marami pong papatayin si Solomon for the sake of what happened before. Si, yan, pinakita po dito si Abner na army o yung commander-in-chief ni David, killed two commanders. One, because of revenge. The second, out of jealousy. Yung isa po na pinatay niya, si Abner, pinatay po niya because nagkaroon po ng gera against David and Saul. And then one time, hinahabol po nung isang kapatid ni Joab, si Abner, and sabi ni Abner, wag mo na akong habulin. Diba? Kasi mamamatay ka pag hinabol mo ako. Kaya lang, ayaw pong tumigil. So ang ginawa po ni Abner, para maging safe po siya, tinusok po niya ng spear yung kapatid po ni Joab. And sabi po doon, yung description po doon, lumabas yung bowel, yung intestines nung kapatid ni Joab. And then silang magkapatid, tatlo po kasi sila eh, silang panganay, yan yung gitna, connive to kill Abner. No, nakipagkita siya. Kasi sumuko na po itong si Abner eh. I-surrendered David. And ang sabi niya, I will give you the kingdom of Israel. So ngayon, nung pabalik na po si Abner sa Israel, sinalubong po siya ni Joab. And Joab grabbed him by the beard and stabbed him. Peace na yung time na yun eh. Kasi nag-concede na yung kampo ni Saul. No, nag-concede na si Abner. But then, kaya nga sabi dito ni King David, avenging in time of peace for blood that had been shed in war. No, namatay yung kapatid niya dahil sa gera, but bumawi siya because of revenge, yung galit na meron po siya. And then ito namang si Amasa, siya po yung nilagay ni King David as the new commander-in-chief. And because si Joab, no, being the former commander-in-chief, hindi po siya pumayag na mapalitan po siya. So, the same way that he killed Abner, ganun din po yung ginawa niya kay Amasa. He met him outside the city, grabbed him by the beard, stabbed him. So, si Joab was a guilty person. Kaya sinabi po ni King David, wag mong hayaan na siya ay tumanda nang hindi niya pinagbabayaran yung mga dugo na nasa kamay niya. Ang problema po, ginawa po niya yon under the reign of King David. So ano pong ibig sabihin nun? Yung pong dugo ng dalawang taong yon became a burden sa lahi ni David. That is why ang sabi niya, you should cleanse. So ang first step ni Solomon para po sa kanyang kingdom, para ma-establish, is to cleanse the kingdom. Alisin yung mga tao na gumawa ng hindi maganda against the people and against his father. And isa po dyan, again, si Joab. So kung makikita po natin dyan, iba-iba po yung tatlong tao po yung aalisin ni Solomon. Number one is si Joab. Si Joab, again, nung siya po nalaman niya na siya ay papatayin, dahil ang pinalit na sa kanya ay si Benaya, sensya na po kayo, ang dami pong pangalan, no? Si Benaya po yung bagong commander-in-chief ni Solomon. Ito po yung mga hindi nag-join sa party ni Adonijah. So, nung time na sabi ni King Solomon, patayin mo si Joab tumakbo sa altar, kagaya ni Adonijah, at kumapit po doon sa altar. And ang sabi niya, I will die here. So, si Benaya, bilang isang mabuting tao, mabuting sundalo, bumalik po siya sa king. Sabi niya, King Solomon, ang sabi po ni Joab, doon daw po siya mamamatay sa altar.
sabi ni Solomon, akala siguro ni Joab, dahil lumawak siya sa altar, hindi ako papatayin kagaya ni Adonijah. Diba? Ang sabi ni Solomon, then let it be. Patayin mo siya dun sa altar. So si Joab po ay pinatay sa loob ng tent ng Panginoon, obeying what his father instructed him to do. So now, my question is Solomon doing a good job habang nag-uumpisa po siya? Yes. Diba? Kasi sinusunod po niya yung bilin ng kanyang tatay, yung bilin ng kanyang mahal na hari before. And pangalawang dinil po ni Solomon is si Abiathar. Alam po natin si Abiathar was the priest in the time of David. But, nung time ni Adonijah, nakonive po siya kay Joab to support Adonijah para hindi po makuha ni Solomon yung throne. Now, dahil siya po ay priest, so nagsalita po si Solomon sa kanya, nag-usap po sila, and sabi niya, because you are the one who carried yung Ark of the Covenant, I will not kill you. What I want you to do is to banish you in your land and doon ka na hanggang mamatay. So, in-exile po itong si Abiathar. Pinauwi po dun sa bayan niya and tinanggalan ng karapatan para maging priest. So, nabuhay po siya bilang isang normal na tao. And yung pangyayari pong yun is a fulfillment of a prophecy way, way before sa lahi ni Eli. Kilala niyo po si Eli? Si Eli po yung nag-alaga kay Samuel. Tama? And si Eli, meron po dalawang anak. Ang pangalan po ay Hophni and Phinehas. Maminsan, babasa ko po yung Phinehas eh. Parang Phinehas and Ferb. Pero, ito pong dalawang ito, masamang tao po sila. Ang ginagawa nila, kinukuha po nila yung meat na para sa Panginoon. No, dinudugas po nila yung mga tao. And imbis na mapunta sa Panginoon yung good portion, kinakain po nila yung good portion. And dahil hindi po nag-act si Eli against his sons, sinumpa po siya ng Panginoon. At ang sabi sa kanya, wala nang magiging kalahi mo na magiging priest. And yung katuparan po nito ay kay Abiathar. Kaya si Abiathar po ay napalitan. And siya po ay binanish. And yung pangatlong dinil ni Solomon dito sa dulo, si Shimei. Ito po ay kamag-anak ni King Saul. And nung si King David ay lumalabas ng Israel, ito pong si Shimei, binabato niya si King David. Sinasabi niya, mamamatay tao! Feeling niya, pinatay ni David si King Saul. No, dahil magkamag-anak nga po sila, kung ano-anong sinasabi niya. Dumating yung point na ang sabi ng isa sa mga guards ni David, Panginoon, sabihin mo sa akin, pupugutan ko ng ulo itong taong ito. Pero ano pong sabi ng Panginoon? Wag. Baka ito ang paraan ng Diyos para maawa ang Diyos sa akin. So nung bumalik po si David, natakot po yan si Shimei. Nagmakaawa po siya kay David. Kaya ang sabi ni David, hindi kita papatayin. Now, nung panahon na ni Solomon, sabi ni Solomon sa kanya, hindi kita papatayin, basta ang gusto kong gawin mo, tumira ka dito sa loob ng city, and you will not leave this city kahit na anong mangyari. Pag umalis ka, I will kill you. Now, after 3 years ng pag-uusap nilang yun ni Solomon, dalawa sa mga servants ni Shimei ay tumakas. Tumakas and lumabas ng city, lumampas doon sa brook. Ngayon, ano pong gagawin na isang master na tumakas po ang servant? Hahabulin. So, hinabol po niya. Ano pong nangyari? Sinuway po niya yung utos ng hari. That is why it costed him his life. So again, ang point po ng pinag-uusapan po natin dito sa number one is Solomon obeying the instructions of his father. Marami po kasing tao na ayaw pong sundin yung sinasabi sa atin ng mga mas nakakatanda po sa atin. Kasi feeling po natin, tayo po yung tama. Feeling po natin, tayo po yung magaling. No, but remember that Solomon is the wisest person ever lived.
Wala pong mas matalino, Diyos po ang mismo nagsabi, wala pong mas wise kay Solomon na nabuhay noon, and wala pong mas wise kay Solomon na nabuhay ngayon. No, sabi ng Panginoon, there will be no one like you. Now, number two, God gave Solomon wisdom. Sa 1 Kings chapter 3, verse 1 to 15, makikita po natin kung paano po nanalangin si Solomon. Knowing that he's the new king, no, di ba pagka yung ibang leader po, nalagay ng bagong leader, feeling po natin, alam na po natin yung gagawin natin. But Solomon was humble enough to ask the Lord for wisdom. No, tayo minsan, desisyon lang tayo ng desisyon, gawa lang tayo ng gawa. We do not ask God for wisdom. But this one, Solomon, is a king. And he asked God for wisdom. Solomon made a marriage alliance with Pharaoh, king of Egypt. He took Pharaoh's daughter and brought her into the city of David until he had finished building his own house and the house of the Lord and the wall around Jerusalem. The people were sacrificing at the high places. However, because no house had yet been built for the name of the Lord, Solomon, ano po sabi? Loved the Lord, walking in the statutes of his father. Only he sacrificed and made offerings at the high places. And the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place. Solomon used to offer 1,000 burnt offerings on that altar. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. And God said, ask what I shall give you. No, kung kaharap mo ang Panginoon ngayon and tanungin ka, ano ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ano kaya ang sasabihin natin? No, maybe some of us will say, Lord, kailangan ko po ng yaman. Kailangan ko po ng kapangyarihan. Diba? Yan po yung madalas nasasabihin ng isang hari. No, matalo yung mga enemies ko. But Solomon said, you have shown great and steadfast love to your servant David, my father, because he walked before you in faithfulness, in righteousness, and in uprightness of heart toward you. And you have kept for him this great and steadfast love and have given him a son to sit on his throne this day. And now, O Lord my God, you have made your servant king in place of David my father, although I am but a little child. I do not know how to go out or come in, and your servant is in the midst of your people, whom you have chosen a great people, too many to be numbered or counted for multitude. Give your servant, therefore, an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil, for who is able to govern this great people. Now, ito pong si Solomon. Nakita po natin, alam po natin na he was a prince. And alam po natin that the princes nung old times, no, meron po silang good education. Tama? So maganda po yung kanilang edukasyon, tinuruan po yan sila, and malamang sa malamang nakakapag-usap po sila ng tatay niya, and David has already taught him how to lead his people. Pero makikita po natin dito, no, unang-una sinabi diyan, Solomon loved the Lord. And then, pinakita po sa atin how humble Solomon was. No, nakikita po natin yung good side ni Solomon. He is starting strong. No, pinapakita ko po sa inyo kung gaano pong kaganda yung umpisa ni Solomon. And ano pong hiningi niya? He asked for understanding. Tingnan niyo po, nasasabihin ng Diyos. It pleased the Lord that Solomon had asked this. And God said to him, because you have asked this and have not asked for yourself long life or riches or the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern what is right, behold, I now do according to your word.
Behold, I give you a wise and discerning mind, so that none like you has been before you, and none like you shall arise after you. Hindi po ako nagsabi, Bible po nagsabi, I give you also what you have not asked, both riches and honor, so that no other king shall compare with you all your days. And, ano pong sabi ng Panginoon? If you walk in my ways, keeping my statutes and my commandments, as your father David walked. Take note, binanggit po ng Panginoon si David. Ibig sabihin, until the end of his life, David walked righteously. And ano pong sabi? Then I will lengthen your days. And Solomon awoke, and behold, it was a dream. Then he came to Jerusalem and stood before the Ark of the Covenant of the Lord and offered up burnt offerings and peace offerings and made a feast for all his servants. Now, yung wisdom ni Solomon was renowned sa lahat po ng lugar. And one of the famous story of Solomon na ipinamalas po niya yung kanyang wisdom is yung pong kwento ng dalawang prostitute. Alam niyo po yung kwento ng dalawang prostitute, ikukwento ko po sa inyo. Meron pong dalawang prostitute, meron pong dalawang bata. Yung isang prostitute, kiniklaim po niya na yung kanyang anak ay anak po niya, yung buhay na anak. Yung isa, natulugan daw po, nadaganan, namatay. And yung isang batang yon, kiniklaim nung isang na kanya rin yung anak. So ngayon, pumunta po sila sa mahal na haring Solomon, and binigay po nila yung kanilang case. So pinakinggan po ni Solomon kung ano po yung masasabi ng isa't isa. Pareho po nilang kiniklaim na kanila yung baby. Alam niyo po kung anong ginawa ni King Solomon, ang sabi niya, kumuha kayo ng espada. Hatiin niyo yung bata sa gitna. At bigyan niyo ng tag-isang parte yung dalawang babae. Sabi nung isa, huwag niyo pong patayin yung bata. Ibigay niyo na lang po sa kanya para hindi po mamatay yung bata. Ang sabi naman nung isa, sige, hatiin niyo para hati kami. And natapos yung conversation na yun, ang sabi ni King Solomon, huwag niyong patayin yung bata, ibigay niyo dun sa unang babae dahil siya ang tunay na nanay. Kasi alam po natin na ang tunay na nanay, hindi po niyan hahayaang mapahamak ang kanyang anak. Tama po ba, mga nanay? Nandyan po ba kayo? Tama po, di ba? Hindi po natin hahayaan na mapahamak, kahit po mga tatay, hindi po hahayaang mapahamak ang kanila pong mga anak. And yung pangalawa po na gusto kong i-describe, yung pong wisdom ni King Solomon, ay makikita po natin sa 1 Kings. So buksan po natin yung ating mga Bibles sa 1 Kings chapter 4. Verses 29 to 34. Ang sabi po dito, and God gave Solomon wisdom and understanding beyond measure and breadth of mind like the sand of the seashore, so that Solomon's wisdom surpassed the wisdom of all people of the east and all the wisdom of Egypt, for he was wiser than all other men, wiser than Ethan the Ezrahite, and Heman, Calcol, and Darda, the sons of Mahol, and his fame was in all the surrounding nations. Pakinggan niyo po ito. He also spoke 3,000 proverbs, and his songs were 1,005. He spoke of trees from the cedar that is in the Lebanon to the hyssop that grows out of the wall. He spoke also of beasts and birds and of reptiles and of fish. And people of all nations came to hear the wisdom of Solomon and from all the kings of the earth who had heard his wisdom. Alam niyo po, kung titingnan niyo po yung history, marami pong pinangalanan si Solomon na mga iba't ibang hayop,
iba't ibang isda, iba't ibang halaman. Yun po yung pinapaliwanag sa atin dito. Ganun po katalino si Solomon. Now, gusto po maintindihan natin na meron po siyang talino, masunurin, he was humble sa harap ng Panginoon. And this was the start of a good king, no? Kung titignan po natin, very promising itong hari na ito, tama? Parang si David nung nag-uumpisa. No, sabi niya, ipagtatanggol ko ang pangalan ng aking Diyos, kaya nga nilabanan po niya si Goliath. No, so habang binabasa po natin, habang pinag-aaralan po natin, parang nakikita po natin, nasaan ba yung pagkakamali ni Solomon dito? Di ba? Parang ang ganda-ganda ng umpisa ni Solomon. Number three, dagdagan pa po natin yung ginawa ni Solomon. Number three, he built the temple. Alam po natin that David was not chosen by God. Even though he was the man after God's own heart, nireject po siya ng Diyos para itayo yung temple. Ang sabi ng Diyos, you will not build me a temple because there are a lot of blood or there is a lot of blood sa iyong mga kamay. Blood of war, blood of people, marami pong gerang nilabanan si David. And so, ang sabi niya, I will choose Solomon, your son, to build me a house. Kasi talagang inilalaban po yan ni David eh. Kasi kung siya daw merong palasyo, bakit ang Panginoon walang templo? No, pero ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi ikaw ang magtatayo sa akin. And it was fulfilled what the Lord said, that Solomon was the one who built the temple. Nagkaroon po ng ano, ng agreement between yung King of Tyre and si Solomon. So yung King of Tyre provided servants and cedar trees. Yung cedar trees po kasi matitibay na puno po yan, na kahoy. Yan po yung mga class A na kahoy na ginagamit po noon. So ibig sabihin, tinayo po ni Solomon yung templo ng Panginoon. Can you see, no, gaano po kaimportante ito bilang isang king, na ikaw yung nagtayo, ano po yung fame na meron po si Solomon, knowing that he was able to build the temple of the Lord. And then number four, meron pong tinatawag na Solomon's portico, tama? Kung titignan po natin yung mga palace, yung mga old palace ng kings, makikita po natin yon. Solomon builds a great palace for himself. Siyempre, isa kang wise king, great king, di ba? Sabi, his wisdom was renowned in all the nations around him. Siyempre, kailangan po niya ng isang magandang palasyo. So anong meron si Solomon? He was humble, di ba? He obeyed his father. He was a good king. He was wise. No, meron siyang, na-build niya yung temple. And now, he built a great palace para sa sarili po niya. He's a great king. Tama? No, talagang recipe for a great king. Now, let us continue. Tingnan po natin. Sabi dito, the Lord promised to Solomon. Ito po yung nangyari in between ng kanyang reign. Nangako po ang Diyos. Alam niyo po ba na si Lord dalawang beses nagpakita kay Solomon? Yung unang pagpapakita po ng Diyos, yung nabasa po natin kanina nung humingi po siya ng wisdom. Yung pangalawang pagkikita po nila ng Diyos ay pagkatapos niyang i-build yung temple. Now, tingnan po natin dyan. Sabi dito, as soon as Solomon had finished building the house of the Lord and the king's house and all that Solomon desired to build, the Lord appeared to Solomon a second time as he had appeared to him at Gibeon. And the Lord said to him, I have heard your prayer and your plea, which you have made before me. I have consecrated this house that you have built by putting my name there forever. My eyes and my heart will be there for all time. And as for you, ano pong sabi? Sabay-sabay po natin basahin. If you walk before me, as David your father walked, with integrity of heart and uprightness, do
doing according to all that I have commanded you and keeping my statutes and rules, then I will establish your royal throne over Israel forever, as I promised David, your father, saying, you shall not lack a man on the throne of Israel. God gave a condition. God promised kay Solomon that if you walk faithfully, if you do what I command you, ano pong sabi? You will not lack a man on the throne of Israel. So yun po yung pangako ng Diyos kay Solomon. Sabi dito, but if you turn aside from following me, you or your children, and do not keep my commandments and my statutes that I have set before you, but go and serve other gods and worship them, then I will cut off Israel from the land that I have given them, and the house that I have consecrated for my name. I will cast out my sight, and Israel will become a proverb and a byword among all peoples. And this house will become a heap of ruins. Everyone passing by it will be astonished and will hiss, and they will say, why has the Lord done thus to this land and to this house? Then they will say, because they abandoned the Lord their God, who brought their fathers out of the land of Egypt, and lay hold on other gods and worship them and serve them. Therefore, the Lord has brought all this disaster on them. Kaya nga, if we move fast forward, if we read fast forward, lahat po ng ito nangyari. Lahat po ng yan nangyari because Solomon, in the last part, makikita po natin mamaya. Gusto ko lang pong malaman ninyo that the temple was broken down, sinunog po yung mga yung palace, kinuha po yung mga yung Ark of the Covenant, kinuha yung yaman ng mga kings, and yung Israel was scattered, was exiled from their land. Kaya naghiwa-hiwalay po yung mga Israelites. Number 6, the Lord gave him great wealth. Pag sinabi pong wealth, alam po natin ang ibig sabihin po nun, yaman. Tama? Pero pag sinabi pong great wealth, ibig sabihin po nun, sobrang yaman. No? Sobrang dami ng yaman. Tingnan po natin. Sa 1 Kings chapter 10, verse 14. No? Meron siyang talents of gold besides that which came from the explorers and from the business of the merchants and from all the kings of the west and from the governors of the land. King Solomon made 200 large shields of beaten gold. 200 large shields. Yung large po nila noon, hindi po parang large fries ngayon. Yung large po, pag sinabing large, talagang malaki. So, ibig sabihin, 200 na shields made of gold. And ano pong sabi dyan? 600 shekels of gold went into each shield. And he made 300 shields of beaten gold. 3 minas of gold went into each shield, and the king put them in the house of the forest of Lebanon. The king also made a great ivory throne and overlaid it with the finest gold. The throne had 6 steps, and the throne had a round top, and on each side of the seat were armrests and 2 lions standing beside the armrest. No, ibig sabihin, yung pong mga ginto na ginamit po ni King Solomon, no, lahat ng bagay nilagyan niya ng gold. Ganun po kayaman si King Solomon. Kasi yung mga king, yung Queen of Sheba na pumunta po sa kanya, gave gold. No, bakit? Because they were amazed kay Solomon. Kung gaano kayaman si Solomon, kung gaano katalino si Solomon, they were all amazed with Solomon. He was a great king. But with great
power, sabi nga ng Spider-Man, no? With great power comes great responsibility. Habang nagiging sikat si Solomon, habang pinalalakas ng Diyos si Solomon, habang pinayayaman lalo ng Diyos si Solomon, Solomon grew apart from God. Lumayo po siya ng lumayo sa Diyos. Minsan sa buhay po natin, ang paglayo po natin sa Diyos hindi po biglaan. Yung mga little moments na hindi po tayo nagpe-pray, yung mga little moments na hindi po tayo nagbabasa ng Bible, yung isang araw na hindi ka nag-pray, dahan-dahan, mapapansin mo na lang, pakiramdam mo ang layo-layo na ng Diyos sa iyo. Meron naman po mga tao na biglaan naman silang napalayo sa Panginoon. So si Solomon, as he was growing more richer, wiser, stronger, he grew apart from God. And then number 7, Solomon turns away from the Lord. Now King Solomon loved many foreign women. Kanina, yung binasa po natin, ang sabi po doon, Solomon loved the Lord. Pagdating ng chapter 11, ano pong bungad na sentence? King Solomon loved many foreign women. Na-divert na yung isip ni King Solomon from the Lord now to women. No, dahil habang lumalaki, dumadami yung pera niya, marami siya nakikilalang tao, marami siya nakikitang magagandang babae. Now he begins. Along with the daughter of Pharaoh, Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonian, and Hittite women. From the nations concerning which the Lord had said to the people of Israel, you shall not enter into marriage with them, neither shall they with you. For surely, ano pong sabi? They will turn away your heart after their gods. Ano pong sabi dito? Solomon clung to these in love. Tingnan niyo po. Napaka-underrated po nung salitang Solomon loved foreign women. Kasi tingnan nyo po, he had, ilan po? 700 wives. 700 wives means 700 in-laws. Tama? No, hindi ko po alam kung ilan ang kapatid ng bawat isa po ron. But Solomon had 700 wives. Sabi po dito, who were princesses. Hindi po natapos sa 700 wives. Sabi diyan, 300 concubines. Ilan po ang araw sa loob ng isang taon? 365. Yung asawa po ni Solomon, kasama yung concubines, 1,000. So kung ikaw, isang babae sa isang araw, it would take 3 years para matapos po yung lahat ng 1,000 yon. And with that kind of women in his life, dahil minahal po niya itong mga taong ito, yung belief, di ba? Nakalimutan po niya, kaya nga, importante po yung sinabi ni David that you keep God's word in your heart. Ilagay natin sa puso natin. Bakit? Kasi as we journey through this world, minsan malilimutan po natin yung mga bagay-bagay. Minsan magugulat po tayo. Kasi ang kasalanan, hindi po yan pinepresent as pangit. Ang kasalanan, pinepresent po yan maganda. Diba? Magbe-benefit ka dito. Diba? Enjoy now,
burn later. Diba? Sunugin nun yung mga relasyon mo sa buhay, sisirain nun yung pamilya mo, sisirain nun yung sarili mo. Ganyan po ang kasalanan. And now, sabi ng Panginoon, nalimutan po ni Solomon yung sinabi ng Diyos that you shall not enter into marriage. Bakit daw? Kasi surely, no, hindi sinabi ng Diyos, they might. Ang sabi ng Panginoon, they shall surely turn you away after their gods. And this happened. For when Solomon was old, his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not wholly true to the Lord his God. As, pakibasa po, as was the heart of David his father. Mga kapatid, si David was the man after God's own heart. Tama? But also, sa mata po ng tao, David was not righteous. Tama? David was a rapist. David was a killer. Diba? David was a, alam niyo po yung maraming pinatay na iba't ibang nations. Pero ano pong sabi dito? David's heart was for God. Ano pong pinapatunayan nito sa atin? That when God forgives us, He forgets it. Ulitin ko po, when God forgives us, He forgets it. Yung mga kasalanan po natin, hindi po yan nire-remind sa'yo ng Diyos. Kaya yung mga sinasabi po natin na parang pinapaalala sa'yo yung kasalanan, hindi po Diyos yun. Ikaw yun at yung kalaban. Ikaw yung nagsasabi sa sarili mo na, oh, ginagawa ko na naman ito. Hindi ganun ang Panginoon. The Lord will be direct to you, anak, huwag mong gawin yan, masama yan. The Lord will not beat around the bush. Pansinin niyo po, laging direct ang sinasabi ng Panginoon. Gawin mo to, ito ang gagawin mo, huwag mo tong gawin. Wala pong sinasabi ang Diyos na you might get into trouble. Sabi niya dito, you shall surely turn away. And yun na nga po yung nangyari kay King Solomon. So the half of his life, he served other gods. And ano po yung pangako ng Diyos sa kanya? If you turn away from me, I will cut out Israel from their land. And ano pa pong nangyari? For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and after Milcom, the abomination of Ammonite. So Solomon did what? Was evil in the sight of the Lord and did not wholly follow the Lord as David his father had done. Then Solomon built a high place for Chemosh, the abomination of Moab, and for Molech, the abomination of the Ammonites, on the mountain east of Jerusalem. And so he did for all his foreign wives who made offerings and sacrifice to their gods. Nakakalungkot po, no? Pero gusto ko pong makita po natin. Tandaan po natin, when the Bible is repeating an idea, ibig sabihin, importante po yun. Dito, sabi dito, his heart was not wholly true to the Lord his God, as was the heart of David, father. And then, the next part, sabi din dito ulit, he did what was evil in the sight of the Lord and did not wholly follow the Lord as David, his father, had done. Ano po yung gustong sabihin ng Bible? Ano po yung pinapakita sa atin ng Bible? That David followed the Lord all his life. Until the day he died, ang laman ng puso ni David was to bring glory to his God. And alam niyo po, marami pong Kristiyano start strong, parang si Solomon. We all start
Uhaw na uhaw tayo sa Panginoon. Gustong gusto nating gumawa mga bagay na para sa Diyos. And as the Lord increases yung ating ministry, the Lord gives us riches, glory, authority, we start to drift away from God. Nababawasan na yung oras natin sa Panginoon. Sa buhay po ni David, if Solomon had Proverbs, David had Psalms. And doon po sa Psalms na yun, makikita nyo po ano yung laman ng puso ni David. Haharap siya sa ganito, Lord, tulungan mo ko. He had many success. Pero every battle, David will always ask God, Lord, will I go? Huwag tayo din po ganun. We start strong like Solomon. But in the middle, nalilimutan po natin ang ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Dati, nag-umpisa tayo, wala tayong pera. Nag-pray tayo, Lord, sana magkaroon ako ng trabaho. Nagkaroon ka ng trabaho, pre-provide ng Lord. Patapat ka pa rin sa Diyos. Lord, sana ma-promote naman ako. Na-promote ka ngayon. Naging boss ka na. Umunti na yung oras mo sa Panginoon. Nasabi mo na, Lord, sana maintindihan mo naman na ikaw naman ang nagbigay nitong trabaho na to eh. Wala na akong oras sa iyo eh. Remember, brothers and sisters, the Lord may give us everything that we need. But if we don't prioritize the Lord, malulus po natin siya in the middle. You may not lose your salvation, but yung relationship mo sa Diyos will be dull. No, mawawalan ka ng power, yung pagkaasi sa iyo ng Panginoon will not be there. No, let us not be like Solomon. Let us be like David. No? Maaring magkasala tayo laban sa Diyos. Maaring may mga past mistakes tayo. But all I want to say is what matters to God is today. Ano ang pinili mong gawin ngayon? Ano yung pinipili mong gawin sa buhay mo? Wala naman pong pakialam ang Diyos nung hiningi mong tawad na kasalanan. Ang paki ng Diyos, anong gagawin mo? Ngayong pinatawad na kita, anong gagawin mo? Will we choose God over the things of this world? Will we be like Solomon that loved God at the start and then at the middle and at the end, he loved the world? Kaya nga sinasabi sa atin ang Bible, do not unequally yoke with unbelievers. Business partners, di ba? Huwag tayong makisama. Relationship, huwag tayong makisama. Let us go with people who have the same values, same etiquette, same Christ, same Lord, same Savior. Kasi mahirap po. No? Dahil yung pong mga nakapaligid sa atin, they will take us away from our Lord. Kasi hindi po nila maintindihan. You honor the Sabbath, pero siya hindi. So paano po nila yun maiintindihan? They will not understand. Na ano po nangyari? God cursed Solomon by two things. Dividing his kingdom into two. And number two, raising enemies. Gusto ko pong maintindihan natin na nung time ni David, he fought many wars, di ba? Kanina ko pa po sinasabi. And then, nung time ni Solomon, dahil nilabanan na ni David lahat, nung time ni Solomon, there was peace. Wala pong kalaban si Solomon. That is why he was able to build many things. He was able to build the temple. Kasi wala na pong gagambala sa kanila. Now, dahil hindi sumunod si Solomon sa Diyos, dinivide ng Diyos ang kingdom ng Israel. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, dahil hindi ka nakinig, hahatiin ko yung iyong kaharian sa dalawa. Pero ano pong sabi ng Panginoon? Hindi ko yan gagawin sa time mo for the sake of David, my servant. Si David na naman. For the sake
of David. Naisip niyo po ba minsan, no, parang ang sarap-sarap nung ganung pakiramdam. Napatay ka na, naaalala ka pa rin ng Diyos. No, na hindi susumpain ng Diyos basta-basta tayo mo because you have been faithful all your life. So ano pong pinakita nito sa atin? God forgets our sins, but God do not forget our obedience. God forgets our sins, but God do not forget our obedience. Laging naaalala ng Diyos yung ating obedience. Hindi po ba unfair? Di ba nang unfair nung pag-ibig ng Diyos? Na yung kasalanan natin, na ginawa natin, na nag-enjoy tayo, hindi naaalala ng Panginoon. Pero minsan yung obedience natin, na hinihila pa natin yung kaliwang paa natin, naaalala ng Panginoon. Ang unfair po, di ba? Kasi sobrang loving ng Diyos and tayo sobrang labo naman natin. Na minsan okay tayo, biglang hindi. Naintindihan po natin, piliin po natin ang Diyos sa lahat ng bagay na gagawin po natin. Let us not be like Solomon. Ulitin ko ulit, let us be like David. So ano pong, sino po yung mga kalaban na ni-raise ng Panginoon? Si Hadad, the Edomite, si Rezon, and si Jeroboam. Take note, si Jeroboam was a servant of Solomon. Sabi ng Panginoon, I will give your throne to your servant, and that is Jeroboam. And then sabi ng Panginoon, hindi ko aalisin lahat ng tribe sa lahi mo. I will keep one tribe. Ano po ulit sinabi ng Panginoon? For the sake of David, my servant. A man after God's own heart. Di po ba ang sarap, no? Basa-basahin, ulit-ulitin, David, my servant, for the sake of David, my servant. Because of David. David followed the Lord wholly. Di ba yun yung paulit-ulit sinasabi po kanina pa sa Bible? And alam niyo po kung saang lipi galing yung pong pagkakatawang tao ni Jesus? Kay David. So, God gave Solomon all the things that he needed, even the things that he wanted to reign as king. And yet, Solomon's love shifted from God to the foreign women that led him to his downfall. Therefore, I conclude na kahit anong ibigay sa iyo ng Panginoon, kahit gaano karaming ibigay sa iyo ng Panginoon, kung hindi ikaw magpo-focus sa Panginoon, kung hindi ka nakatingin sa Panginoon, kung hindi ka nakaasa sa Diyos sa lahat ng gagawin mo, you will fall. You will fail. So be like David, a man after God's own heart. Because a man after God's own heart goes after God's own heart. A man after God's own heart goes after God's own heart. Ano pong ibig sabihin? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all this will be added unto you. Sa lahat ng bagay na titignan mo, gagawin mo, lagi mong iisipin, how can I glorify God by doing this? Sa pamilya mo, paano ko mag-glorify ang Diyos sa aming mag-asawa, sa buhay naming mag-asawa? By being prayerful, di ba? Yung faithful sa Panginoon. Bakit po? Kasi makikita yan ng mga anak ninyo, and then your children will see your faithfulness, and makikita nila yung buhay ng Diyos sa buhay po ninyo, and they will also love God. Sometimes, nagtataka tayo bakit yung mga anak po natin hindi mahal ang Diyos. Bakit? Kasi hindi po makita ng ating mga anak sa atin na mahal natin ang Diyos. Tandaan po natin, we cannot mock the Lord. Hindi po natin maloloko ang Diyos. Pagdating mo sa trabaho, how can I seek God's kingdom first?
be faithful. Be, ano tawag doon, masipag, diba, sa trabaho. Be excellent in all that you do. Kasi, makikita ng mga tao that the Christian works excellently. So, ano pong ibig sabihin ulit nito? In everything that we do, do it for the glory of God. Dati, doesn't make sense sa akin. Yung do it, everything that you do, ano yung Lord, pati sa pagkain, praise the Lord. Diba, pati sa pagkain mo, dapat nag-glorify ang Diyos. So again, uulitin ko po, a man after God's own heart goes after God's own heart. Gusto niyo po bang maging a man or a woman after God's own heart? Seek God. Isik niyo po kung ano yung magfufulfill sa puso ng Diyos. Isik po natin kung ano yung magbibigay ng kapurihan sa Diyos. Isik po natin kung ano yung tinitibok ng puso ng Diyos. Paano po natin yan malalaman? Paano po natin maririnig ang boses ng Diyos? Reading God's Word and spending quality time with the Lord. Marami po sa atin, and I will end with this. Marami po sa atin that we don't feel loved kapag hindi po tayo binibigyan ng quality time, tama? But, pagdating sa Panginoon, we also don't give quality time with God. So as much as time with our spouse, yung ating pong mga anak, remember, you also need to spend quality time with God. Hindi yung mga tira-tirang oras po. Hindi po yung mga convenient part lang ng buhay natin ang ibibigay po natin sa Diyos. Yung mga most inconvenient times, yun po yung pinakamagandang ibigay sa Panginoon. Jesus set an example. Every morning, early in the morning, sabi nga daw, madilim pa, Jesus will always rise up, go to the wilderness, and pray. Nung time nila, wala pong off lotion. Nung time nila, wala pong mga building. Marami po, mga damo, mga ganyan. So, ibig sabihin, may mga insekto. Maaring dumadapo kay Jesus habang nagpe-pray siya. Pero tayo po, we have the comfort of our house. So, if you want to be a man or a woman after God's own heart, go after the heart of God. Let us all stand, let us all pray. Heavenly Father, maraming salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan, salamat po sa iyong kadakilaan. Salamat po, dakilang Diyos, dahil ikaw ang tunay at tapat na Panginoon. Lord, nais po namin na sa umaga pong ito, ibuhos yung laman po ng aming puso. Lord, we just want to go after your own heart. Lord, pagod na po kaming mabuhay sa mga bagay na gusto po namin. Lord, now is the time for us to live kung paano mo po kami gustong mamuhay. Now is the time, Lord, for us to seek yung pong mga gusto mong gawin namin sa buhay po namin. Now is the time, Lord, that we need to act kung ano yung mga bagay na iniutos mo, yung matagal na po namin dinidisregard sa isip namin. Now is the time to do this. Kaya naman, Lord, as we journey to be a man or a woman after your own heart, tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi makalimot dun sa mga bagay na ginawa mo po sa amin, dun sa mga bagay na binigay mo na po sa amin, yung grace, yung mercy na araw-araw pinaparanas mo po sa amin, hindi po nawa namin makalimutan to. Para Lord, hindi po namin mahalin ang mundong ito. Pagkos ibuhos po namin yung aming puso na mahalin ka, mahalin yung iyong salita, mahalin yung iyong mga pinagagawa.
Lord, it is against our flesh. But Lord, tulungan mo po kami. Kasi Lord, wala po kami ibang malalapitan para tumulong po sa amin kundi ikaw. Kaya naman Lord, help us. Help us transform our lives, transform our hearts, change us, mold our hearts, mold our character. Mold me, Panginoon. Mold us into the being, into a person that you want us to be. May the Lord be glorified in our lives. Salamat po, dakilang Diyos. Sa iyo po namin binabalik ang papurit pasasalamat. In Jesus' name, amen. God be the glory.